Yan. Morning mga kamotor, mga ka-rider. Gagawin natin ngayon ay magpapalit tayo ng clutch damper at saka clutch lining ng Sniper 150. Ito po yung mga gagamitin natin. Kung wala kayong makitang pang Sniper na rubber damper, yung pang Honda TMX, pwede na to. Pasok na pasok to doon sa ano niya, clutch housing. Tsaka yung lining, original, yan gagamitin natin. Shoutout kay Sir. Ayan si Sir. Ano pangalan niyo, Sir? Mel. Si Sir Mel, siya po yung may-ari nito. Ayan. Okay. Sana natin. Kickstarter. Ayan. So, ito yung mga palaging problema ng Sniper 150, yung tok-tok-tok niya sa kanyang clutch, clutch damper. So, marami na kaming na-encounter na ganito. Ganito palagi yung pinapapalitan. So, ayan. Let's get it on. Yung itsura niya sa loob. Yan yung clutch damper dito sa likod. Yan yung kakalasin natin. Okay, so yun o, pang ano guys, malaki na yung clearance ng ano niya, plate. Dapat yan masigip. Yan, kung wala kayong air impact, electric impact, pwede nyo nang manamanamin nyo. So, sa pagkalas ulit, pag-swipe lang. Ingatan to kasi may ano to, bulita sa loob. Bulita sa loob. Ayan yung bulitas. Kapag kahugot nyo, ingatan nyo lang, baka tumalsi kasi may spring in the loop. Yun. Tandaanin nyo lang hugot eh. Gagawin dyan. Ayan guys, yung lock nung ano, nung nut. Iangat nyo lang para makalas. Bago air impact ulit. Kung wala kayong air impact, pagbigyan nyo talaga ng effort siya na matanggal nyo kasi medyo matigas yun. Sir. So yan guys, ito na po yun. Kaya yung tunog ng yung Sniper 150 ay tok tok tok, makalantok. Yan, yan lang po ang laging problema ng Sniper 150. Kaya akala nyo malaki na yung sira, pero clutch damper lang pala. Okay. Tatanggalin natin itong mga rivets, tapos papalitan kasi nasa loob yung ano, damper. So hanap tayo ng pangtanggal. And guys, gamitan natin ang grinder para makalas natin yung rivets. Ingatan nyo lang yung ano, kanyang housing na hindi matamaan.
nakalas na. Ito yung papalitan natin, malaki na yung butas, kaya pag tumakbo gumaganon-ganon na siya. Oh. Kaya sobrang ingay. Rides na. Palitan na ng bago. Guys, sa pagkalas nito, binari na lang. Eh, ingatan nyo lang na hindi matatamaan nyo. Bats housing. Kabila. So ganun lang po yung proseso ng pagkabit ng rivets. Kailangan lang may pangontra sa kabila. Tapos pukpukin nyo lang dito sa kabila side. Kailangan lang talaga dito yung bayong pag-iingat para hindi matatamaan yung clutch housing. Yun. Guys, nalagyan na natin lahat. Ilalapat na lang natin yung rivets para sumikip. Yan. Okay. So, okay na guys. Nailapat na natin yung rivets. Lilinisin na lang natin ng gasolina yung loob para linis na mawawala yung mga bubog. Guys, ang ingatan nyo dito, yung bulitas, pag nawala yan, mahirap paghanap ng bulitas. Kasi may spring dito, pag hugot nyo, biglang tatalsik yan eh, kaya ingatan nyo pagka hinugot nyo siya. Dali.
malinis na. Yan. Konting linis-linis. Yung lock, ibalik nyo lang yung tinupin natin kanina para hindi umikot yung kanyang nut. Lagay na natin yung clutch lining. Paglalagay ng clutch, una muna ipasok yung clutch lining bago yung clutch plate. Alternate lang po. Tapos yung bulitas, huwag nyo kalimutan para sa clutch yan. Pag nawala yan, hindi kayo makapag clutch. Guys, sa pagsigip yan, alternate din na crosswise palagi. Yeng yan, sa pagsigip natin dito, tapos crosswise dito sa kabila, tapos counter sa kabila. Okay. Sa nung clutch. Yan po, pag nag-adjust ng ano, doon sa clutch lever, kung matigas or malambot na, yan lang po kayo pipihit. Ayan po yung nagtutulak dun sa bulitas. So ayan, okay na yung adjust ng clutch natin. Ito na lang tayong mag-adjust sa kanyang cable. Yun.
dito, pwede rin tayo mag-adjust dito. Saka doon sa ibaba. Ayan. Para makuha nyo yung saktong timpla. Yung clearance ng clutch. Balikan natin yung kanyang cover. Ayan guys, ikita na lang natin yung mga tornilyo. Ayan, crosswise. Iniiwasan natin kasi dyan guys yung baka mag-crack yung cover natin pagka hindi tapat-tapat yung pagka-hitpit. So, kaya kailangan crosswise talaga siya. Okay. Tapos change oil na lang, langis na lang ang kulang. Ayan. Okay, kabit na natin yung tambotso. Okay. Guys, wala na yung ingay niya, wala na yung tok-tok-tok. Hindi katulad kanina, malakas yung lagutok. Okay.